Hello guys, welcome back to my channel and welcome back here in Peterhead, UK. So this is one of the ports or vessel usually alongside to do demobilization, mobilization, project personnel, crew change and marine crew change. So this time we have alongside here in Peterhead, UK to do the marine crew change. So at the same time to load some of the equipments that's going for the next project in the west of Shetland. So bali ito po ay pag-alongside po natin, we have just noticed na maraming mga maliliit na mga barko at mabilis na mga maliliit na barko ang pumapasok sa mga oras na to. So tiningnan natin at medyo na curious tayo anong mga barko itong mga pumapasok. Then we have noticed that they are the small fishing boat that is coming in, kasi naka-alongside tayo malapit sa may fishing port area dito sa may Peterhead. So yan, kung makikita po ninyo, medyo maliit lang yan pero ang bibilis ng mga yan. Kaya ano, kaya pag nasa laot, especially during sailing, ay medyo hindi sila masyadong nakikita lang. So you need to have some kind of a really some kind of a watchful and vigilant during your watch, kasi pag medyo malalaki yung mga alon ay medyo mahirap po silang maispatan. So kaya ang ginagawa namin talagang two radars are in operation at the same time. Dalawa kami nasa forward ay tinitingnan talaga namin, kasi marami silang mga fishing boys na latag sa may sa mga area kung saan minsan ay nandun po yung ano namin, yung ruta namin na tumatama. So yan ang makikita po ninyo, talagang marami po sila papasok ngayon. So ibig sabihin ay baka magdamag sila sa may laot na nangingisda, at for sure ay marami na silang mga huli ngayon. So dito sa may dito sa may Peterhead, marami po yan sila, especially kung makikita po ninyo, they are transiting or sailing towards nasa left side, kung saan ay nakikita natin they are sailing westerly direction. Kaya dyan sa may area na yan, mayroong fishing port area dyan, at saka mayroong bridge, at dyan siguro nila dinidischarge or dinidiskarga yung mga yung mga huli nila. And hopefully ay marami silang huli para at least ay pag umuwi sila sa mga lugar nila o pamilya nila, at least meron silang matitake home sa may family nila for how many hours they were been at sea fishing. So pag nakita naman yan, yung sa unahan ko ay medyo malaking fishing boat yon, at saka ito yung papasok, medyo malaki-laki din ito. So kung i-compare mo doon sa may sa mga unang nakita nyo na na mga fishing boat, ay talagang maliliit lang, pang dalawahan, tatlo, maybe maximum of 4 or 5 people. Ito, itong itim na to, which is naka-focus ngayon, ay medyo malaki-laki ito, at for sure maraming mga dyan, maraming mga crew ang nandyan. Mali ito, nagtatagal ito sa may laot, maybe several days or even weeks na nangingisda, at saka at the same time ay may mga cold storage po yung mga barkong katulad nito, unlike yung mga unang nakita natin, maliliit lang yun.